Ayan, magandang gabi. Yo, Brother Pip, go ahead. Yes, Tito Alan, magandang walang gabi sa ating mga taga-subaybay sa Batang Minor TV at good morning sa iyo dyan sa Portland, Oregon at sa mga Filipino Catholic community ng Portland, ay ng Oregon and Washington. Mabuhay po tayong lahat and kamusta ang inyong araw ng Sabado? Yan, ayos naman, brother. Ano? At ito ang first episode natin ng partnership with the Religious Catechism of Mary. Walang iba kundi ano ang title? Walang Marites dito, Mary. Kundi Mary Faith. Yan, makinig at mag-reflect about faith. Yan. So, pakilala na natin yung makakasama natin dito sa program, yung ating mga co-hosts, mga kasama natin na sa discussion. Okay, unahin na natin si ilabas na natin lahat, si Sister Pearly and Brother Carlo. Good evening po. Good evening. Welcome. Good evening. Sister Pearly, bati mo naman yung libo-libo mong mga tagahanga na nanonood sa atin ngayon, yung mga nag-aantay ng click mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po Kuya Pip, Kuya Alan, and Kuya Carlo at sa mga katikistang nanonood at mga madre. Good evening po. Yes, na. Kuya Carlo, yung fans natin dyan sa Valenzuela, kamusta ba kayo? Magandang gabi naman po dyan sa mga taga Valenzuela. Dito na naman tayo sa araw Sabado at binabati po natin lahat din ang ating mga taga-paninig. Saman kayong lugar sa mundo. Good morning, good noon, good evening, good afternoon. That's good. You know, Mary Faith. Ayan. Nako, meron nang nanonood no, sa Pasca, San Pascual Bailon Parish o Bando. Nako, thank you, Sister Baby Dimandig, no, sa iyong pagtunghay or pakikinood dito. Ang ganda ng topic natin ngayong gabi. Actually, kanina, nag-uusap-usap tayo. Kala ko yun na yung topic natin tungkol sa English at sa kultura, pero hindi pala yun. Tama, Brother Pip. Pero bago muna ang lahat, tayo muna ay manalangin kagaya ng ating nakagawian sa seminaryo na pagka nagpo-programa, mananalangin muna tayo. Go ahead, Sister Pearly. Manalangin po natin. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Mapagmahal namin, Ama, maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa biyaya po ng buhay at presensya ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang kami makapaglingkod sa iba't ibang pamamaraan, nalot higit sa programa na ito na mapapahayag po namin ang nais ninyong ipahayag namin. Samo dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong isugo sa amin ang iyong banal na espiritu. Tulungan, gabayan, liwanagan kami sa lahat ng aming isipin at sasabihin. Itulot niyo pong kami maging instrumento ng pagpapahayag ng iyong pagmamahal na iyong kabutihan. Gamitin niyo po ang aming bibig, ang aming isip, ang aming pagkatao upang ang bawat isa po ay patuloy na maging matatag, patuloy pong umasa, magmahal at maglingkod sa inyo. Ang lahat po ng ito ay samadalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at nagahari. Kasama ng Banal Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. Brother Pip. Tito Alan, ngayong gabi, bago natin simulan ang ating talakayan. At kung kayo po ay meron ding mga sariling kuro-kuro, no, paalala, pwede rin kayong mag-comment sa ating comment box dito sa ating Facebook Live. No, kung share niyo din yung inyong experiences if you have one or if you have comments and suggestions in about our topic. Pero bago lahat, Kuya Alan, gusto ko lang batiin yung ating mga pages na isa sa mga pages na kasama natin nanonood. Ayun, no, mga kasama natin ngayong gabi, ang mga taga Immaculate Conception Seminary,
sa pangunguna ni Reverend Father Joseph Cruz at si Father Randy, si Father Nino, Father Rex. Good evening po sa inyong lahat dyan. At syempre, sa mga seminarista ng Immaculate Conception Seminary at ang ating mga kuya sa Kapatirang Immaculate Conception Seminary. Pickside. Yes, iyon. At pinapasalamatan din natin yung ating mga social media partners, yung mga parokya sa iba't ibang bahagi ng Diocese ng Malolos. Diba? Kagaya ng Malolos Cathedral, Basilica ng La Purisima sa Santa Maria, at maraming marami pang iba na nako napakahaba para mahaba rin ang usapan natin ngayon. So nako, maraming maraming salamat po at continue watching. Tapos pasalamatan din natin yung mga ito, may mga nagko-comment na. Ayan na, si Carmelita Bernardo is watching. Cynthia Aguda, good evening po. Baby Dimalig, sino pa ba? Is watching, yan, inabanggit mo na kanina. Si She Sampana Chavez, hello po, from Pasca, Santissima Trinidad. Kuya Ronel Perez, magandang gabi po. Gloria Reyes Pila, mapagpalang gabi po sa lahat. Shout out mga katikista ng Santo Niño Parish, may kawayan. Ayun, magandang magandang gabi po. Yan, go ahead. Ay, nako, Sister Pearly, Kuya Carlo, eto sa page naman ng ating Religious Sisters, Religious Catechist of Mary Sisters, no? Nanonood sila Ate Evelyn Andaya, Ate Elizabeth Santos Centeno, si Ate Gina pa yung ayong. Hello, Ate Gina. Oy, Ate Gina, yung ICS po ay nag-a-accept na ng applicants. Baka meron ng bumulong sa anak ninyo, no? pwede na pong magsumubok, pumasok sa seminaryo. At para sa inyo rin pong lahat yun. So, si Purita Santos, good evening. Nako, ang dami nito, Tito Alan. Masaya to. Kaya, Tito Alan, ano ba topic natin today? Nako, nung itong nakaraang buwan ng Enero, marami tayong pinagdiriwang na mga pista. Actually, happy piyesta pala sa La Purisima, sa Santa Maria. Piyesta rin sa kanila. Ngayon, ay kahapon ba o ngayon? Ano bang pecha? Nalito na ako, US kasi. Noong Thursday. Noong Thursday. Yan. Ayun, Thursday pala. Kasi Friday ngayon. Kahapon. Ayan. So, happy piyesta. So, yun yan. At napag-usapan po namin na magandang ating pag-usapan yung about popular devotion. Di ba po, Sister Pearly? Opo. Napakahalaga po at napakalaki po ng contribution po nito sa paglago natin sa ating buhay espiritual. Brother Carlo. Ako, kasi lahat po tayo kabahagi. So, ako mismo ay iboto ng sereno. Very nice demand talaga po ito natin sa talakay. Yes. At sa panimula, total popular devotion, isa sa mga popular devotion na pinagdiriwang natin last January, which is January 9, is yung Pista ng Nazareno. At meron na pinalabas si Father Badong, Douglas Badong, na isang video about dun sa devotion na to. At panoorin natin tong excerpt na to galing sa SOCOM ng Quiapo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Father Douglas, isa sa mga pari dito po sa Basilica, dito sa Quiapo Church. Hayaan niyo po na ipakilala ko po sa inyo ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Ang itim na Nazareno ay isang imahin ng poon na nagpapakita sa Panginoong Jesus Kristo na nagpapasan ng krus. Isa ito sa mga imahin na inilalabas tuwing prosesyon sa mahal na araw, isang bahagi lamang ng isang kwento ng pasyon. Ngunit dito sa Quiapo, ang poon ay naging isang natatanging debosyon kung saan ang Nazareno ang sentro. Tuwing ikasyam ng Enero, nagkakaroon ng prosesyon na mas kilala sa tawag na traslasyon ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang pista ng mahal na poong Jesus Nazareno sa Quiapo ay tinuturing na rin ngayon bilang isang international pilgrimage dahil ito ay dinadayo ng milyong-milyong tao. Para sa maraming tao, ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno ay yaong nangyayari
tuwing prosesyon o traslasyon. Para sa kaalaman ng lahat, ang traslasyon o prosesyon ay isa lamang sa mga gawain ng Basilika ng Nazareno at gumugugol ito ng mahabang paghahanda ng simbahan at ng maraming ahensya ng gobyerno. Ang imahe ng itim na Nazareno ay unang dinala dito sa Pilipinas ng mga paring Recoleto mula Mexico. Ayon sa unang rektor ng Basilika ng Quiapo na si Jose Abriol, taong 1606 nangyari ito. Ayon din sa kwento ng mga Recoleto, nang dumating sila dito sa Pilipinas ay hindi nila agad dala ang imahin at hindi rin ito agad dinala sa simbahan ng Quiapo. Ang orihinal na imahin ay inilagay muna sa simbahan ng San Juan Bautista sa Bagong Bayan o Loneta. Pagkatapos ay inilipat ito sa mga kapilya sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino ng mga Recoleto sa Intramuros. Nagkaroon ng Nazareno sa simbahan ng San Juan Bautista sa Quiapo makalipas pa ang ilang dekada at binindisyonan ng imahe ni Arzobispo Basilio de San Justa y Rufina noong 1767 o noong 1787. Hindi natin matukoy kung nanatili ang orihinal na imahe sa Intramuros at nasira noong World War II o nailipat nga ito sa Quiapo o replika na lamang ang naririto sa Quiapo. Ang pagdiriwang ng paglalakbay mula sa Luneta patungong Quiapo ay nagsimula lamang noong taong 2006 nang ipagdiwang ang 400 years anniversary ng pagdating ng mga Recoleto. Ang pagpupunas ng panyo sa Nazareno upang kumuha ng himala, maging ang paghawak at pagdadala sa may sakit ng orihinal na kamay nito ay maihahalin tulad sa mga practice tuwing Biyernes Santo kapag ibinababa si Kristo sa krus at inihiga upang maging Santo Inchero, nilinisin at pupunasan ang poon. Iba-iba ang kwento kung bakit itim ang kulay ng poon. May ilan na nagsasabing masunog ang galyon na sinasakyan nito at sa ilang beses na pagkasunog ng simbahan noon. Ngunit malamang, may itim na kahoy talaga ang ginamit dito ng Mexicanong iskultor. Ngunit dahil dito, naging kawangis ito ng mga Indio sa Pilipinas, kaiba sa laging imahe ng Panginoong Hesukristo na maputi ang kulay at mukhang Espanyol. Isa ito sa dahilan kung bakit malalim pa rin ang pananampalataya ng maraming Pilipino sa partikular na imaheng ito. Dahil isa siyang Kristong kamukha natin, nagpapasa ng krus at nasa paghihirap katulad natin. Isang Panginoon na nakakaunawa ng paghihirap ng tao. Ngunit hindi lamang dahil mahilig tayo sa simbolo ng paghihirap at kalungkutan, kaya malapit sa atin ang debosyon. Ang imahin ng poong Jesus Nazareno ay nagtuturo din sa atin na magtiis at magtimpi, kahit inaapi tulad ni Kristo at sa langit ang kabayaran ng lahat ng paghihirap. Dito rin tayo kumukuha ng lakas. Sa tuwing makikita natin ang imahen ng Nazareno, nagpapaalala rin ito ng pag-ibig sa atin ng Diyos at nagsasabi sa ating sa bawat pagbagsak, kailangan natin bumangon. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang Nazareno para sa Pilipino ay isang Diyos na nakakaintindi ng pagiging tao at ng paghihirap ng tao at isa ring Diyos na nagbibigay ng pag-asa ng muling pagbangon. Ang pagkakaroon ng tinatawag ng iba na balyahan sa prosesyon ay isang tradisyong isinilang noong ilang dekada lamang ang nakalilipas. Makikita sa ilang mga larawan na maayos naman ang prosesyon noong panahon ng mga Espanyol at ng mga Amerikano. Ngunit matapos ang digmaan, sa paghirap ng buhay, dumami ang mga namamanata hanggang umabot sa milyong tao ang pumapasan sa poon. Ang kinilalagyan ng karosa ng poon ay tinatawag na andas, mula sa Espanyol na andar. Ang andas talaga ay binubuhat lamang.
Kung titingnan sa labas, aakalain mong magulo ang prosesyon ng Nazareno. Ngunit kung papansinin ng mabuti, kahit libo-libong tao ang magkakagulo, wala halos lubhang nasasaktan, liban lamang sa mga baguhan na nasasagasaan o nababalya. Kahit minsan na may hinihimatay, maayos na umaalon ang mga tao papunta sa tabi ng kalsada at nadadala sa mga medical tents. Sapagkat may kaayusan nito, ito ang pwedeng tawaging magulong maayos. Meron kasing galaw o kultura na dapat maintindihan bago ka sumalang. Isang kultura na may sariling wika. Nakayapak ang lahat ng deboto na sasali sa andas. Ito ay para mas maiwasan ang madisgrasya. Ngunit may symbolical din ito na kung saan napapakita ito ng walang mayaman, walang mahirap, lahat nakayapak, lahat pantay-pantay sa pananampalataya sa Panginoon. Walang babae, walang lalaki, pare-pareho, lahat nakayapak. Sa pagsalang sa lubid, kapag nahawakan at nakuha mo ito, dapat ilagay ito sa balikat upang maiwasan ang aksidente. Kumbaga, face-to-face o mukha sa mukha. Sa pagpasan sa balikat ng lubid, nakikisama tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo na nagpasan din ng krus sa balikat. May posisyon din ng mga kamay upang hindi makapanakit. Itataas ang kamay na tila inihaharang ang braso sa siko at nakadikit sa dibdib na tinatawag na baba siko. Ang isang iniiwasan tuwing prosesyon ay ang pag-otso ng lubid. Ito yung pagpalupot ng lubid na maaring makapag-ipit sa mga tao. Sandas ang mga tao na nasa gilid ay mga taong inaapakan upang makasampa ang mga tao sa andas at malapitan at mapahiran ng panyo ang puon. Muli, apakan at pag-uunahan ang mapapansin dito. Ngunit hindi pala. Nagbobolontaryo ang mga ito bilang forma ng sakripisyo at pakikipagbayanihan upang iangat ang iba. Kaya bago natin tingnan ang mga kultura natin at apihin ito bilang katangahan, tumingin muna tayo sa ating sariling kultura sa pag-aaral ng pananaw ng mga deboto. Namumuo ang respeto at pagkakaintindihan. Yun. Ay, nako, ayan na. No? Daming, tapos na ang show, kuya. Nako, hindi ko. Nako, hindi ko. Lahat na yun. Lahat na nandoon eh. Oh, yung mga nanonood, no? Kung kayo ay may personal experience with the feast o yung prosesyon ng Nazareno, mag-share. Share nyo dito. Parang ano, no? Parang ito lang. Padadaanin lang natin. Wow! Yeah. Yeah. Available po yan para sa pampaaral ng ating mga seminarista. Anyway, sister, parang hindi po ako deboto ng Nazareno, pero parang na-identify ko yung sarili ko doon, Kuya Carlo, nung sinabing magulong maayos. Ako din po natuwa doon sa salitang magulong maayos, pero alam niyo po, ngayon ko lang naunawaan yun. Ano po, na kasi question po sa akin yun eh, dahil ako hindi rin po ako deboto na Nazareno, ano po. Mm. Pero question sa akin na bakit ba parang sabi ko ang gulo-gulo, pero bakit wala naman ikaw makikita ang mga reklamo doon sa mga tao involved? Mm-hmm. Ang nagre-reklamo, yung nanonood. Di po ba? Parang ganun. Pero sila, ngayon narinig ko yung kwento ni Father, maganda po pala. Kuya Carlo. Ano po di photo niyan? Ano sister, punta na ba tayo sa susunod na translation? Next year. Kuya Carlo, go ahead. Opo, hapon na, galing ako doon. First Friday of the month, February. Well, frustrating kasi hindi ako makapasok. Pero maayos po. Yung cooperation ng mga iyon, saka nung mga pakulitan, hindi ako maayos. At talagang wala akong mapagtayuan kahit along Quezon Boulevard,
Tapos doon sa may Plaza Miranda, hindi makapasok kasi nga in-observe degree of social distancing. So, in that sense, maayos siya. Tapos sa may ibang hilis na naman, punong-puno rin ng tao. Kada tayuan ko, may nagsasabing, excuse me, no, parang sinukol yung attention. So, sabi ko, makapagdasal man lang ako, kahit masanaw ko man lang kahit anong parte ng simbahan, happy na ako kahapon. Hanggang Villalobos, I think papunta na ng Carlos Palanca, puno pa rin ng tao. Kaya ang ginawa ko, para makapagdasal lang, titingnan na lang ako doon sa mga papasok. Kasi hanggang natitila eh. Sa may Villalobos, papasok ng Plaza Miranda. At hindi ba ng parang contact tracing na doon ko natanaw, eh, yung ano, yung hindi ko mausad yung pila, hindi nakapagdasal na po. Pero may kaya ang daan ng tao, excuse me, may ganyan. Pero okay lang. So, nasiha naman ako doon sa very orderly, maayos, at kayang-kaya naman pala yung disiplina, yung pagsisila doon. At yung naramdaman ko uli, pag pupunta ako doon, lang yung naramdaman. Malakas ang wifi signal ng pananampalataya sa lugar doon. Kaya pag nadasal ka, parang napapakinggan ka dahil sa lakas ng signal ng faith in that area. So, eh, yun po, correct. And yun nga yung question ko, Brother Pipe, no? Kay Sister Pearly at kay Brother Carl bilang mga katekista natin sa Diocese of Malolos. I mean, ano po yung say dito about yung catechism dito about popular devotion po? Kasi ang popular devotion po, although ito ay hindi, parang hindi nakapasok po talaga doon sa liturhiya, ano po, ito po kasi yung expression ng tao, ano po, ito yung kanilang expression ng kanilang pananampalataya base sa kanilang karanasan. Ano po, kaya nga, kumbaga pag sinabi nating devotion kasi po, hindi ito isang bagay na nanggagaling sa itaas para sundin ng mga nasa baba. Kundi mula sa baba, naranasan, mula po sa karanasan na yon ay nabuo ano po, ang isang gawain, isang kilos, isang salita, o ano mang ekspresyon, paulit-ulit, at ito ay paulit-ulit na ginagawa, nagiging bahagi na ng kultura, itong devotion na to, at sa pamamagitan nito na ihahayag yung pananampalataya. Pero tulad nga ng sinabi kanina ni Father doon sa video, mayroong mga pananaw ang mga katulad ko isang outsider na kasi bakit tinuring ang sarili kong outsider sa ating pinag-uusapan dahil hindi po ako deboto. Pero kapag po tinignan natin, sabi nga ni Father, ang tingin ay magulo. Pero hindi, yung palang paglapit doon po ay panata ng mga deboto na i-offer nila yung kanilang shoulder para tapakan upang ang tao ay makarating doon. So, ano ang say ng simbahan dito? Una, hindi naman po ito, sabi ko kanina, hindi ito inuobliga ng simbahan, pero hindi naman din po ito pinipigil. As long as hindi po ito magiging over and above sa anong mayroon tayong liturhiya. And at the same time, hindi po ito lalabag sa ano yung mga laws and norms ng ating simbahan. Ano po? Yun yung mahalaga po doon. As long as wala itong nilalabag na batas o kauturuan, halimbawa, ano ibig sabihin? Sumama sa translasyon, kahit hindi magsimba ng Linggo, pwede na yon. Yon, hindi pwede yon. Hindi po ba? Pero kung ipopromote po nito ng gawain na to, yung paglapit, paglapit at paglalim ng ugnayan sa Diyos, ano po, i-encourage po ito ng simbahan. At sabi nga kanina, i-declare po ito na kumbaga international pilgrimage po. Bakit ni-recognize ang simbahan? Kasi nakikita ng simbahan, ano po, nakikita ng simbahan kung paanong sa pamamagitan nito, biruin yung milyon. Hindi naman po siguro yung milyon na yon ay masasabi nating tanga na ginagawa yon. Kung hindi, dahil sa kanilang ginagawa, lumalalim ang kanilang ugnayan sa Diyos. Yes. Actually, Sister Pearly, no,
At saka isa pa doon nabanggit ni Father Badong, no, I think one of the reasons why ang lahat ng tao ay karamihan ng tao ng Pilipino ay nakaka-identify doon, sister. Actually merong sister, meron tayong isang character ng mga Pinoy na katuhanin tulad doon sa senaryo ng Nazareno. Diba, dala-dala ng puong Nazareno yung krus niya. Eh tayo napaka-resilient nating tao. No, tayo mga Pilipino, we are very resilient. And katulad ng ating Panginoon, hindi rin siya sumuko sa pagbitbit nitong kanyang krus, no? Napakahirap na, may krus na, hinahagupit ka na, itinutulak ka na. Kaya yung balyahan na sinasabi, I think that's also a part of sharing with the experience of our Lord nung binibitbit na niya yung krus, no, patungo doon sa kanyang pagpapakuan, no? Kasama tayo ng Panginoon, yung ating mga nararamdaman, nararanasan, kasama na natin ginawa na ng Panginoon yan. At ang isa pang hindi ko rin maintindihan at magets, bakit nakatapak pa? Diba? Pwede namang hindi naman nakatapak, no, sister? Correct po. Nakatapak, no? At alam niyo, kuya, hindi lang po sa site na yun sila nakatapak. May mga alam akong deboto niya na pag alis pa lang ng bahay, nakayapak na. Pero ang nakakatuwa niyan, hindi sila nagdadala ng cellphone o malaking pera. Ang laman lang daw ng bulsa nila ay pamasahe, papunta at pabalik. That's all. Walang pang merienda, walang pang kain, pamasaheng pamasahe lang. Ako naman, sister, yung sister-in-law ko, yung kapatid ng wife ko, ganyan. Umaalis, nakayapak, no? From San Andres Bukid, pupunta ng Quiapo. Tapos ang dala lang niya, face towel din, no? May mga nagdadala ng face towel. Yung iba naman, umaalis ng bahay, walang face towel, walang extra t-shirt, pero pag uwi, may uwi-uwing face towel, no? Na naipunas na doon sa ating puong Nazareno. Oh. Eh, Brother Carlo. Kuya Carlo, yan, di ba ito po yan. Babalikan ko muna yung question na nakaraan. Actually po, itong devotion sa Nazareno, mayaman sa katikesis. Mayaman sa katikesis. Kung talagang titingnan nila. Sa aking karanasan, for example, binanggit doon yung mga importanteng events sa Nazareno. Yung Paslasyon, yung Good Friday, saka I think yung January 31 o January 1 na procession. Sa tatlong iyon na event, ang para sa akin, ang pinaka walang liturgical significance, yung Paslasyon. Ano ba namang meron doon? Nilipat lang from San Nicolas. Parang reenactment lang from San Nicolas Church. Dati kasi San Nicolas yun. Minor Basilica, wala namang liturgical significance. Sa totoo lang, pag nung isan, nung nagdasal ako doon, sabi ko, na-realize ko lang mga nung dumating na si Pope John Paul II na ang patron saint pala ng Quiapo Church, San Juan Bautista. Hindi naman yung poong Nazareno eh. Para ang tinatanong ko kay St. John the Baptist, hindi ka pa na si Celos yan? Imbahan mo to, ikaw ang patron saint, pero hindi naman kilala ng tao na ikaw nga ang patron saint. At sumagot siya, Kuya Alan. Alam niyo ang sagot niya sa John chapter 3, verse 30. Dapat siyang maitaas at ako naman yung maibaba. Si San Juan Bautista ang maitaas niya. So para bang sinasabi niya, okay lang na hindi ako kilala ng tao. Hindi naman yun ang importante eh. Hindi ba siya palaging nagtuturo sa Mesiyas? Hindi ako. Hindi ako siya. So that in itself is a catechesis of humility. So doon mismo makukuha ko na yung bayang ang bubot ng balahin dapat sa pangkutan. Kasi San Juan Bautista na patron saint ito, titular ng Quiapo Church, hindi nga nag-eksena. Tungkol naman po doon sa pagyapak, that is very much biblical. Iba nung tinawag po si Moses, pinaalis sa kanya yung kanyang sandal. Bakit siya lumapit doon sa 22. Merong tinatawag na theology of touch. So, mababasa natin, napakadami niyan sa Biblia. So, for now, so yan muna, parang sa tingin ko, parang ito, parallel ng Biblia, yung pagyapak, katulad ni Moses. You are in the holy ground, sabi. Tinuturing mo na ipapunta mo doon sa Basilica. You are in a holy ground. So, yan po ang masasabi. Amen. Amen. Ganda na sinabi ni Brother Carlo. Tama nga naman, di ba? Parang, yung sense ng pag
pag-apak eh, kumbaga parang respect. Yung iba rin naman, based sa observation ko, parang sakripisyo dahil mahirap nga naman maglakad ng nakayapak, di ba? Parang and isa rin sa observation ko dahil di ba yung nasa Reno yung wala namang sandalyas yun eh. Paa yun eh, yung hinahalikan dun sa Quiapo, di ba? So parang ini-imitate nila yung kung ano yung image ni Nazareno. Go ahead, Kuya Pip. Hindi, actually, hindi Tito Alan. Ang maganda din doon, no? Ano doon na yung paggaya natin eh, yung pag-imitate natin doon sa Poong Nazareno. Ang imbitasyon sa atin ngayon ay gawin natin pang araw-araw yung paggaya sa Panginoon. Yan yung talaga ultimate catechesis siguro nung experience. Hindi natatapos yung pagiging pakikiisa natin sa Poong Nazareno sa pista lang. Hindi. Yun ay dapat araw-araw, lalo yung mga deboto ng Nazareno. Dapat araw-araw ay nakakakitaan tayo ng ganyan. Pero Sister Pearlie, Kuya Carlo, meron lang akong isang tanong, no, na ever since na ano ko, bakit tayo mga Pilipino gusto pa natin yung meron tayong pagsasakripisyo, meron pa tayong ibinibigay para bang kung hindi natin gagawin yung halimbawa yung pagtatapak sa procession, sa traslasyon, no? Parang hindi ko makukuha ba yung prayer ko pagka nagtapak ako or ano? Kasi matagal ko nang tinatanong 'yun. And also not just with the translation, even on the Christmas season na bubuuin ko yung simbang gabi, siguro kahit anumang popular devotion natin, no, meron tayong bubuuin ko tong simbang gabi, bubuuin ko tong nobena, ang hiling ko ay ito. Parang may kapalit agad, no? Bakit po kaya ganun, Sister Pearl? Ay, nakamute ka po, Sister. Abang sinasabi mo yun, dalawang bagay po yung aking naisip. Ano po? Una, isang tanong din po na pwede natin sagutin. Okay, una po ay, ano nga po ba, bakit nga ba, hilig natin sa, kumbaga, ang hirap ng alam buhay natin, di ba, nabag, di ba, tinan mo mga Pilipino, nabagyo na, natangayan na ng kabuhayan, di ba, nawala na ng bahay, pag dumating yung camera ng Channel 2, Channel 7, gumaganyan pa. Di ba? Sino yan na, di ba? Bakit nga ba ganito ang ating pagtanggap? Ang hilig-hilig natin sa mga drama, kasi sabi nga doon sa libro sa NCDP po, ang Pilipino daw po ay hero-oriented. Ano po, yung bang, ang gusto natin yung mga somebody na, kaya ang hilig natin sa mga ano eh, sa mga teleserye, di po ba? Yung mga hero-oriented na mga palabas na yung ating puso mabilis masilo ng mga taong nagpapakamargi, nagpapakahirap para sa isang noble intention, para sa mas nakararami. Ano po? Ang tanong ko po dito, Kuya, ano nga ba? Kasi parang question din po na ito bang katauhan na to o kultura nating mga Pilipino ay dala ng Kristyanismong dinala sa atin 500 years ago? O yung kultura nating taglay bilang Pilipino ang humubog sa Kristyanismo na mayroon tayo ngayon? Ano kaya sa tingin nyo? Ano po? Meron po ba tayong maisip? Pero ako ang nakita ko po, kasi ito mga di ba 500 years ago, dinala sa atin to eh. Itong mga pinakamatanda po ang ano devotion sa Santo Niño, pero alam po natin sa history na hindi ganun kalalim. Ano po, hindi ganun kalalim ang pagsisimula ng mga devotion na 'yan. Sabi nga doon sa story na basa ko, natuwa lang yung ano eh, yung asawa ng dato, ano po, anong Raha. Natuwa lang kasi kamukha ng kanyang mga images din po na mga diyos-diyosa nila. Ano po, natuwa lang hanggang sa nakita na nila na may gumaling dito, kaya tuloy-tuloy na po 'yon hanggang sa dumami na yung naniniwala. Ano po, parang yung kulto, yung mga Pilipino nabuo at madalas na kasing ginagawa yung ganitong pagpaparangal, pagkilala, kaya ito na yung naging nakagawian, naging kultura na. So sa tingin ko, mula dun sa Kristyanismo na yon,
nahubog tayo. Ano po? Sabi nga doon, maganda yung talk natin ni sino ba yon, si Bishop David. Ano po? Hindi maganda yung story, yung history ng pagdating sa atin ng Kristyanismo. Mababaw kung titingnan, ano po? Mababaw kung titingnan. Pero yung kung ang titingnan natin ay ang paggalaw ng Diyos doon sa mababaw na pagtingin natin na nag-firecrackers lang, nagpaputok lang ng kanyon, ay ang tingin na ng mga Pilipino napaka makapangyarihan kaya sumamba sila. Posibleng ganun kababaw. Pero mula doon sa mababaw na yun, ano po, mula sa mababaw na yun, ginamit ng Diyos, ano po, ginamit ng Diyos upang ang tao ay lumalim. Upang ang tao ay patuloy na manalig sa Diyos at umasa doon sa paniwalaan niyo ang kapangyarihan, kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya iniisip ko din yung kanina, ano nga ba talaga ko ikaw Kuya Harlo, ano sa tingin mo, yung Kristyanismo humubog sa kultura o yung kultura natin Pilipino ang humubog doon sa Kristyanismo mayroon tayo ngayon? Sa tingin ko po, sister, give and take. Kahit yung mga liturgist yun ang sinasabi eh. Ang nakaligtaan lang daw po ng Vatican II, naging one-sided siya. Ano ang yung liturgy papunta ng popular devotion. So popular devotion will derive from the liturgy. Sabi ni Father Chuponco, na neglect yung isang aspeto na pwede din ang liturgy mapayaman ng popular religiosity. So kaya ang tingin ko doon sa question na yung Christianity, yung pagdating nila, it's really give and take. Unang-una yung imahin talaga ng galing sa Mexico. Ano nga yung Mexican sculptor na gumawa noon. Pero pagdating sa Pilipinas, binalutan siya ng Pilipinong elemento. Like nung nasunog yata yun, aksidente na naging dark. So naka-identify ka agad yung mga Pilipino. So inculturation ang nangyari. The faith is the faith came from the Spaniards. Pero when it was expressed already, kasi ang popular devotion is defined as expression eh. Appropriation of the doctrine by the masses or by the people. Ginawa niyang Pilipino yung kulay. So kaya give and take. So the faith coming from the missionaries tsaka yung kultura natin, naging mag-asawa yung dalawa. Kaya nabuo yung ganitong klaseng popular devotion. Pero Kuya Carlo, has there been any incident ba na or meron bang pangyayari na or nakita nyo na na dito lang ba sa Pilipinas napaka-festive ng pagdiriwang ng mga ganyan? Kasi nung isang araw, Kuya Carlo, pinag-usapan namin ni Alan, siya ay nasa Portland, Oregon, and he's trying to incorporate yung ibang mga practices natin sa liturgical practices ng community niya doon. However, wala silang mga prosesyon. Tayo meron, pag mahal na araw may prosesyon. Sila Kuya Alan wala. Tayo lang ba talagang Pilipino ang festive magdiwang ng ganito ng mga devotion natin na ganito? Nung ni-review ko po yung mga dokumento ni na Pope Paul VI, ni John Paul II, Pope Benedict, tsaka ito si Pope Francis, mukhang ang laki ng pagkakapareho natin sa Latin America. Kasi yung mga discussion nila about popular religiosity, parang ang model is Latin America. As a matter of fact, ang tawag kay Pope Francis, from bishops of the slums sa Latin America to the bishop of Rome. So parang ganun ang pagkakapareho natin. But generally speaking, alala ko yung sinabi ni Father Catalino Arevalo, ang mga na hindi lang Pilipino, yung Asians. Ang mga Asians, ang approach is more of the heart. Songs, symbols, drama, dance. Hindi sila, hindi walang appeal sa kanila yung cerebral or intellectual lang. For example, dalhin mo ang Pilipino sa discussion ng Christology. The two natures of Jesus, divine and human. Tapos gamitan mo ng mga word na consubstantial. Ano ba yung substance? Ano yung nature, etc. Ay tutulugan tayo yan. Pero ipaliwanag mo yung ipaliwanag mo yung divinity of Jesus and humanity sa Nazareno, may intindihan nila. Kaya ako lumalapit dyan kahit na nakapasa ng krus yan kasi Diyos yan eh. Kaya siya naghihirap at nararamdaman yung sakit kasi tao siya. So, sa ganong paraan, may tuturo mo pa rin yung natures of Jesus Christ. So, ginagamitan ng song, signs, and symbols, which is very much powerful para sa ating, hindi lang Pilipino, for Asians in general. Kaya nga nung isang klase namin, kasi by the heart tayo eh,
naalala ko doon sa mga kaklase naming taga Latin America, may kaklase kaming taga Australia, doon sa theological class, yung tinutusapan namin tungkol sa pagmumura. Napansin namin na sa Asians at saka sa third sa Latin America, pag minumura ang tao, yung nanay, di ba ang minumura? Hindi ko nababanggitin sa inyo kung ano yun eh. Kasi pag yung nanay ang minura mo, talab, dama yung sakit ng taong minura mo. Kaysa sa mga Amerikano, direkta. Pag minura ka, ikaw mismo yung mumurahin, hindi nanay mo. So kasi mas malakas yung ating emotion, yung ating heart. Kaya sabi nga, the way to evangelize or catechize Filipinos is through the heart. Through the heart. Amen. Nako, Kuya Pipa, no, ang napakaganda ng diskusyon. Ano masasabi nyo, Judy Sahagon, Ring de los Reyes, Petronila Garcia, magandang gabi po. Victoria Ay, Reyes. Tita Tet, yes. Oh, Tita Tet, si Maria Geodet Mendoza. Nako, mag-comment na po kayo kung may mga questions po kayo. Si Josie Mago, Ami Agustin. Oh, maraming salamat po kay Viv Eric, nagbigay siya ng 100 stars. Thank you po para po yan at, sa mga seminarista. At Tito Alan, total nagbabasa ka na rin lang. Gusto ko lang din pong batiin ng happy birthday sister si Mother Dorothea Gutierrez OP ng Dominican Sisters of St. Joseph. Happy birthday. At saka si Sister Christina, Maria Cristina din sa OP. Happy birthday ng mga nagbe-birthday today. At ganoon din kay ano, Kuya Pip, kay Sister Au, yes. Nag-birthday din si Sister Au. Happy birthday, Sister Au ng RCA. Sister Mao. Okay. Si Mao, yan. Happy birthday po sa lahat na may birthday. Hi din po kay ano, kay Ate Tricia. Kilala mo ba yun, Kuya Pip? Sino yung Tricia Silverio? Ate Tricia, hello po. Virtually lang tayo nakikita. Sooner ano po, dadalhin ka ni Kuya Pip dito or dadalhin ako ni Kuya Pip dyan. Good evening po. Siguro po mailang po kuya na i-share ng mga viewer po natin ngayon ay paano ba, so, pwede po nilang sagutin, paano ba pinalalalim ng devotion ko ang aking relasyon sa Diyos? Yun. Ano po, pwede niyo pong i-share yun. Paano ba pinalalalim ng devotion ko? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang laki-laki ng ginagampanan itong pagdidiboto natin, lalo tigil sa Nazareno at sa Santo Niño. Pero kung titingnan po natin, Kuya, di po ba, mas matanda na yung devotion sa Santo Niño, pero parang ang mas marami, I mean, mas lumulutang po yung magkaiba po ng nature eh. Sa Santo Niño, very festive, di po ba? Pero dito po sa Nazareno ay talagang yung sakripisyo. Pero alam niyo po, ang maganda po dito sa devotion sa Nazareno, ano po? Yung bang may values eh. Di po ba? May values. Ano yung values? Una, yung mga dasal po ng mga deboto, hindi pang sarili lang eh. Di po. Usually, ang mga dasal po ng mga deboto ay para sa mahal sa buhay, para sa pamilya. Relate ako dyan. Sabi nga, nakaka-relate ako. Bakit? Kasi yung father ko, yung ang devotion niya kasi kapag mahal na araw, nagpapasa ng cross, nabubuhay pa po siya. Bakit? Kasi lahat kami magkakapatid po ay sickly. So, yun yung kanyang way of asking God, ano po, asking God na kami ay manatiling malusog. Ano po? Katulad nga kanina din ng kwento din tanong ni Kuya, bakit ganun na kinakailangan pang gawain ito para ma-attain? May bribery ba? Meron din lagayan system po ba? At saka isusugan ko lang yung sinabi niyo, no? When we pray to the Nazareno, talagang we pray for others. Sister, meron akong kakilala, pupunta siya doon, pipilitin niyang maipunas yung panyo o yung face towel. Tapos hindi naman niya iuwi sa kanila, na ibibigay niya sa ibang tao. Oo, talaga po. Oo. May kakilala po akong ganun. Pupunta siya doon, ipapahid yung panyo rito. Sa totoo nga, isa pa sa pinagtatakaan ko, sister. Paano, halimbawa, diba, nagkakagulo na sila sa habang translasyon, magulong maayos. Binabato yung panyolito. Paano mo malalaman sa dami ng tao na yon, no? Nababalik sa'yo yung panyo mo. Kuya, tanong ko din po yan. Sabi ko, tinanong ko pa si Mons Bart eh. Si Bishop, Mons Bart pa siya noon. Bishop ko na po ngayon. Sabi ko, Mons, paano po ba bumabalik yung panyo na nagtanong? Matagal ko nang tanong yung bata pa ako nung nakakita ko yung ginagawa nila. Sabi ko, ihahagis tapos ibabalik. Paano bumabalik yun? Sabi po ni Bishop, tinan mo nga sa sabungan din.
ba? May honesty eh. Di ba? Magtuturo lang ng ganyan, tsaka magtuturo ng ganyan, alam mo na kung sino. Pag natalo ka, hindi ka tatakbo. Kumbaga, magiging responsable ka sa ginawa mong commitment. Di ba? May honesty. Yung values po ng yung sacrifice, yung kumbaga, yung pagiging selfless. Dahil ay pinagdadasal ay hindi pang sarili lamang. Ang daming values. And at the same time, alam niyo po ba na, itong devotion po natin sa Nazareno, sa tingin ko po, ay pwedeng magandang way of evangelizing people. How? Kasi di ba, ang dami-dami, lahat ng makausap mo po na may devotion dito, ay ikinukwento paano lumalim ang kanilang pananampalataya, paano po humaling, paano tinugon yung kanyang panalangin. Di po ba witnessing? Witnessing eh. So that's evangelization po yun. Kapag nagwi-witness ka na ang Diyos, ito yung ginawa sa buhay ko, ikaw yung living witness, ikaw na ipatunay na ganito ka kabuti, ganitong ka mapagmahal, ganitong mapagpatawad ang Diyos. Diba? Evangelization to eh. Once you make kwento, sabi nga, once you retell your story to others, nag-evangelize ka na. And at the same time, itong napagkwentuhan mo na ninais din na maging deboto, na malapit na rin kami ni Kuya Pip, ano po? Diba kanya-kanya naman tayo ng devotion? Makita po natin dito yung paano ang Diyos ay gumagalaw. Pinalalalim ito ang ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Evangelization din po ito. Yes. Actually, pareho sila ng kwento ng Our Lady of Guadalupe. I got a chance na tanungin yung isang Mexicano, yung Aztec. Kasi dito sa Grotto, sinelebrate nila nung December 12 yung Feast of Our Lady of Guadalupe. Tapos yung mga Aztec, sumayaw. Ang kwento pala noon, alam ni Sister Pearl yan eh, dahil yun din ang kanilang patron si Our Lady of Guadalupe. Di ba? Parang na-convert yung mga Aztec nung mangyari yun. Si Saint Juan Diego, nagpunta nga sa bishop, sinunod yung utos, nangyari na nga yung milagro. After daw nun, marami raw talagang na-convert na mga Aztec at that time. And actually, dun sa kanilang, dun sa pista, talagang ang sayaw nila parang sinulog sa atin. May tambol, meron silang alam mo yung sa New Zealand, Brother Pip, yung ginagawa yung parang haka pa tawag doon. Yes. Yeah. Yes. Parang ganon, similar to that, pero yung ano, talagang sayaw tapos sumisigaw, ho ho, parang ganon. So yung pala yung kumbaga parang yung devotion, gaya ng sabi ni Brother Carlo, di ba, parang may nangyayari doon sa deboto, merong conversion, mas napapalapit sa Diyos, hindi yung napapalayo. Yes, diba? At saka Kuya Alan, yung pagsigaw kasi, yung pagiging festive, isa pa sa na ano ko yan eh, na nadaanan ko kay, naitanong ko kay Monsignor Benko before, nung nasa Teo pa. Sabi niya, hayaan mo na silang sumisigaw dyan sa kanilang ano. Kasi yung pagsigaw na yan, isang pamamaraan ng pagtawag. Pero bukod dun, yung pagsigaw na yan, sa dami ba naman, eto sabi naman Sr. Benko, sa dami ba naman nung kasama mo sa ano, baka malito ang Panginoon, sinong una niyang sasagutin, lahat yung nagsisigawan, di yung pinakamalakas sumigaw, yung sabi, ikaw yung ano, sige, eto healing mo, ganyan. Yun yung sabi, you are raising your voice because you're raising your prayers, you're raising your praise to the Lord. Yun daw yun eh, the more, diba sabi nga nila, when you pray, pero when you sing, and you dance, you pray twice yata. Parang ganun yung kasabihan. Saint Augustine. Carlo, tama ba yun? Saint Augustine. A prayer song to ano. You pray twice. Pagka inanta mo. How much more? May sayaw pa. Di you pray thrice. Hindi lang twice. Sayaw. May ganun. Yun daw po ang pinanggalingan yung bakit pit, senyor. Ano iniisip ko na? Ano ba yung pit? Yun pala galing sa word na tama ba? Sang pit or something? Meaning, pagsigaw o pagtawag sa Diyos.
something like that. Kaya pala oh, Pete yan. Senior. Yung mga nanonood, baka alam ninyo, pinanggalingan ng Pete, hindi po Pip, ha? Pete, P-I-T. Baka sabihin nyo, si Pete na naman. At saka, ikaw, baka yung nagpapabate, Ate Ana, hole-hole, happy birthday kay Lourdes Santos ng Paumbong, Bulacan. O baka alam yung dalawa kung ano yung pinagmulan. Baka, kasi sa Paumbong, alam ko, may ganyan din mga procession eh. No? Na no, baka meron din kayong pit, some pit dyan. Pero, pinapanood din pala tayo, Kuya Pip, sa Italy, si Sister Maria Olive Grace, MGES. Hello, magandang umaga. Umaga dun sa kanila, no? Good morning po. Good morning. Tanghali. At saka sa ano, brother? Watching from California, si Ate Victoria Capuli Reyes. Hello, good morning. At may California. Bumabati rin sa atin si Jocelyn na yun. Nawala yung kanyang comment eh. Pero binabati tayo. Magandang gabi po. Ayan. Yes. Go ahead. Yung si ano, si Ate Maria Chona Perez Palad na anak ni Tita Oying na masarap na palabok sa Santa Maria. Good evening. Ate Chona, baka meron kang special experience with Nazareno. I-share mo na. No? I-message, i-comment mo dito sa atin sa Batang Winner TV. Yun. Okay. Yun, nako, mag-comment na kayo. Sabi nga ni sister, ang tanong, gaano, ano yung sister ulit, yung devotion? Paano pinalalalim ng devotion ko ang aking ugnayan, pakikipag-ugnayan sa Diyos? Yun. Paano pinalalalim? Yung nasa Abu Dhabi, si Demi Lopez. Demi, good evening po Ate Demi. Katikista po yan. Yun. Nang Hagunoy. Sa Abu Dhabi na ba yung may bagong ano ng Vatican, consul? O United UAE ata yun? UAE, brother yata. UAE. Anyway, ako po Kuya Carlo, no, dito sa ating discussion ngayon, no, isang yung sinabi ko kanina, yun doon ako humanga sa mga Pilipino. We found our resiliency doon sa pinakita ng Panginoon. Kasi sister, kanina sinabi mo unang-una, napakahirap kaya no, napakaraming tao aapak sa iyo, pero because of your devotion, napapalakas ka. Mister, wag kay Kuya Carlo. Okay, maganda mapag-usapan din natin 'to no sa ibang pagkakataon. After the kanina kasi nabanggit ni Father Badong doon sa video na pinanood natin. After the translation, meron pang Santo Entiero yung nakahiga na ang Panginoon. Dito, sister, meron akong alam. Hindi ko na sasabihin muna kung saang lugar. Pero, ang pinagtataka ko, pinigil na nung pare yung ganong practice. Yung nagbubuhat sa Santo Entiero ay mga medyo intoxicated. No? Maraming kalalakihan sa isang lugar, kakilala ko, sister, alam kong lugar, na they, in once in a year, they would celebrate the death of the Lord, Good Friday, by drinking, and then sasama silang lahat sa prosesyon. O yun nga lang, intoxicated, medyo nakaamoy alcohol sila. Pero pinigil na ng pare. But for them, that practice, katulad nyo sa pagsama sa translation, nasasagot daw sister yung prayers nila. Promise. Yung prayers nila para sa ibang tao. Pero yung prayers nila for themselves, hindi nasasagot. Ngayon, nagbiroan ngayon, sister, Kuya Carlo at mga kabatang ng TV, yung mga nagiinuman. Sabi, halimbawa tayong lima nagiinuman. O, Alan, ganito ha, shot. Alan, ipagpe-pray kita kay Santo Entiero o kay Nazareno. Ikaw din, ipag-pray mo ko. Nagpaikot-ikot ng prayer, sister. Apat sila. And they said their prayers were answered. No, their prayers were answered because of the sacrifice na ginawa nila na binubuhat nila, and apakadami pong may experience na ganyan kahit sa translasyon sa Nazareno. Inaantay ko nga may mag-post dito eh. Baka si Ate Banji Moreno Panganiban. Good evening, Ate Banji. Meron ka diyang ayun, Kuya Carlo, may nag-comment na. Sheila Marie De Leon, Pit means hail, H-A-I-L. Pagpupuri daw yung Pete. Pagpupuri. Tama, parang pagsisig. Pagtawag, actually po. Pagtawag. Tama po ba nga, sangpit yung pinagmulan? Sangpit po ba, sangpit? Sangpit po ah, hindi sangpit. Sangpit. Sangpit po ba? Parang hail, calling, invoking. Invoking.
Oh. Oy, yung mga kapatid natin sa Philippine Alliance of Ex-Seminarians, baka meron din kayong ma-share. Please do so. And yes. I think nanonood din sila, no? Kasi nakita ko, pinost ko to sa page ng Philippine Alliance of Ex-Seminarians. Kung merong mga comment, alam ko maraming adeboto din dyan sa tax. At hindi lang po yun, ano, sister, di ba, Brother Carlo, kung meron pa po kayong naiisip na magandang pag-usapan dito sa Mary Faith, i-comment nyo po at para na, mapaghandaan natin at mapag-usapan natin. Di ba? Yun. Oh. Oh, basa ko ng comments eh. Sige, go ahead lang. So, Brother Carlo, Sister Pearly, so, sabi nga natin yung devotion, may conversion, may nangyayari sa sarili. So, pwedeng sabihin pala na ito ay isang personal na bagay. Yung personal mo, yung pagdedevotion is personal. Tama po, yung ang isang article na nabasa ko, ang kanyang article tungkol sa panata. Sabi niya, yung panata is something personal. Actually, minamana pa ng ibang generation ng panata ngayon. But it is expressed communal. So, personal yung ano niya, pero it is expressed communally. Di ba pag pupunta ka sa Nazareno, that is public. Yung mga nagpapanata naman na Good Friday, for example, yung flagellation, is done in public. Pero personal siya, expressed in public. So it's personal and there's communal aspects din sa devotion. Katulad, Kuya Carlo, nung sinabi ni Sister Nila Bico, lumalalim po ang ugnayan ko sa aking kapwa para sa Diyos, no? So yung communal nga siya, lumalalim yung ugnayan niya sa kapwa, pero personal yung kanyang relasyon sa Diyos. Thank you very much, Ate Nila Bico. Sister Pearly. Kaya nga po tinatawag natin itong isang simpleng devotion po, nagiging popular devotion kasi ginagawa na ito ng maraming tao. Kumbaga at nakapasok na ito sa sistema natin, kaya nga isang kultura na. Di ba? Kaya nga minsan, di ba? Ngayon po iniiwasan natin nga yung mabuo yung culture of death na parang ganyan lang ang buhay, di ba? Napakadali lang ng buhay. So, pinipigil natin sa abot na ating makakaya yung mga batas na nagbumubuo pa, kumbaga nagpapalakas upang ma-establish itong culture of death. So this time naman sa ating devotion, popular devotion kasi po ginagawa ng marami, madalas, at sa pamamagitan po ng constant na paggawa po nito, talagang nagiging bahagi na ng sistema. Ano po? Itong devotion po na to ay nagmumula nga yung sa sariling karanasan mo eh. Ang bawat isa, yung mga deboto po, may sarili silang karanasan. Ito, established na po yung devotion natin sa Nazareno. Pero yung sarili pong karanasan ng bawat isa, ito po yung nagpapalakas pa dito sa devotion na to, kung kaya mas dumarami, mas lumalawak. At talagang sa lahat yata ng devotion, bukod sa mga rosaryo, ano po, sa mga pilgrimages natin. Ito po yung isa sa pinakamalawak na at matatag. At kahit anong mangyari, parang hindi mo to mabubuwag. Bagkos parang sisilipin mo eh, what is, ano yung behind this kumbaga group of people na sa nakita natin kanina sa video, of all those things na sabi nga sa simula, maayos naman eh. 16th century, maayos naman. Pero only in 2006 lang talaga nagsimula yung ganyan magulo. Sabi nga ni nung minakausap po akong talagang kasama dun sa association na yan sa Quiapo na, kung ang magpapasan lang talaga o yung mamamahala o yung nanduroon ay yung talagang miyembro nila, walang magkakaroon ng ano, balyahan, ano po. Meron talagang nahahalo eh. Sino yung mga humahalo na yan na makikita natin nagiging cause ng hindi maganda? Ito yung mga taong hindi masyadong informed, nagiging mababaw yung kanilang devotion na hanggang kilos lang, ano po, hanggang sigaw, na hindi po nagkakaroon ng malalim na impormasyon.
Tatlong bagay po dapat ang tatandaan natin na kailangan, ano po, sa isang debosyon. Tamang impormasyon, ano po, kinakailangan po merong conversion, ano po, at sa huli po, dapat may action. Yung sinasabi kanina ni Kuya Pip na hindi lamang po, o si Kuya Alan din pala po na, hindi lamang natapos sa isang ritual, isang kahulugang pagkilos o pananalita, kundi nakita sa gawa. Ano po, hindi lang natapos sa kwento, ano po, kumbaga yung kwento na may kwenta, ano po, kwentong may kwenta, ito po yung tutulong din upang yung ibang tao naisin din na maranasan yung kwento mo. Three things. Kailangan properly informed. Pangalawa, mayroong conversion. Ano po, kailangan may conversion. Baka mamaya, information lang, hindi nakarating po doon sa pagbabago. Pangatlo, may pagsasabuhay. Amen. Nako, sister, sabi nga ni ano, may nag-share po dito si Viv De Eric, sa pamamagitan po ng mga debosyon na ito, nakikita ko na buhay ang Diyos dahil nararamdaman kung paano gumagalaw ang banal na espiritu sa pakikibahagi, pagsamba at sakripisyo ng napakaraming tao. Ay, Sister Pearly, Brother Carlo, may question po dito. Bilang isang kabataan po, si Christine de la Cruz, bilang isang kabataan po, paano ko pa po ito mapapalago at maisasabuhay ang pagiging deboto? Thank you po. Kuya Carlo? Bilang isang kabataan, sa sinabi nga ni Father Badong kanina, ito ay para sa lahat ng tao, babae, lalaki, may edad, o kaya bata, mas bata, huwag na sa ating sabihing matanda eh, dalawa lang. Bata at saka mas bata. So para sa lahat ito, para umunlad yung pananampalataya sa devotion na ito, siguro alam nila to eh, sa lingwahe ng mga millennials, mag-level up din yung faith. Diba? So ako, paano ko pinagyaman personally yung devotion ko? Katulad noon, unti-unti. Kasi hindi naman talaga ako taga Maynila eh. From the province, ako probinsyano. Pero tuwing kami nagbabakasyon sa Maynila, simula noon ako'y bata pa, as far as I can remember, hindi pwedeng hindi kami pumunta sa Quiapo. Whether sa ang side eh, sa side ng tatay, sa side ng nanay, bata pa ako, lagi akong dinadala doon. So, ang ginawa ko, pinagyaman ko yung pananampalataya ko. For example, pag pumunta na ako doon, daladala ko yung pandasal, tsaka yung Bibliang Tagalog. It's no longer an exegetical reading, pero talagang reflection eh. At doon sa pag-reflect ko, pagbabasa ng Biblia, maraming realization. Parang ang katulad halimbawa, hindi ko na isa-side sa inyo, isa-isa yung mga nakita ko sa Biblia. Yun na lang word na Jesus Nazareno is very much biblical at merong malalim na kahulugan. Kasi yung Nazareno, tandaan po natin, si Jesus ay hindi tinanggap ng mga taga-Nazaret. Ha? Kung ano yung titulo niya, Jesus of Nazareth, siya namang contradiction kasi hindi naman siya tinanggap doon eh, di ba? Nababasa natin yan sa Biblia. Pinagtangka at pangasang ihulog sa bangin because he was rejected. Pero look at these people na pupunta sa Quiapo. Hindi rejection ang tugon sa kanya kundi acceptance. Di ba nakikita niyo yung napakagandang message na Jesus of Nazareth rejected by the Nazareans but accepted by the Filipinos. So yun ang pagka nireflect ko yun lagi, binabalikan ko. Parang tumataas yung level ng aking pananampalataya. Mula pala ngayon, dapat kong laging pag-aralan paano ko tinatanggap si Jesus in my everyday life. So, pagka lumalaki ka na, na lalong lumalalim ang kahulugan sa iyo kung paano tinatanggap si Jesus. And you can do that when you constantly practice the devotion at pagdadala sa buhay. Kaya bilang kabataan, mahalagang sa tingin ko pagyamanin yung pananampalataya. Hindi nag-i-stop doon sa isang istasyon lang eh. Bagkos ay gumagalaw. Kasi nga ang biyahe ni Jesus, di ba, translation eh. From Galilee to Jerusalem ang biyahe niya. So ibig sabihin, umuunlad yung sinasabi nga sa Gospel ni St. Luke eh, umunlad din ng kanyang pangunawa. Hindi naman dahil Diyos siya eh, alam niya na ang lahat eh. Hindi ba nababasa natin kay St. Luke sa Gospel ng ginagamit naman sa Santo Niño? Na naging masunurin siya sa kanyang mga magulang at umunlad ang kanyang pangunawa. Diyos yun. So, sana yun din ang magaya ng mga kabataan parang si Santo Niño. Eh.
may proseso ng pag-undan ng pananampalataya. Amen. Kuya Pip. Ako, sabi nga ni Maria Judith Mendoza, no, para sa akin naman, ito yung sagot naman sa tanong ni Sister. Napapalalim ang aking pananampalataya sa kabila ng mga dumadating na pagsubok sa buhay. Patuloy akong nananatili. Ito ay ito po kasi ang lakas na naglakas ko, di lamang ng aking physical na katauhan, kundi pati na rin ang aking spiritual na katauhan. Ramdam ko po na di niya ako pinababayaan. Actually, totoo yan, Ate Judith. No? Katulad ng sinabi ni Sister kanina, kanina pa natin sinasabi, at nabanggit ni Tito Alan, kasi ito ay personal na relasyon natin sa Diyos. Ang importante ay yung hindi lang po ito nagsisimula at natatapos doon sa, yun yung hamon eh, sa araw ng kapistahan. Amen. Importante po, araw-araw. Ako may kakilala, Sister. Kakilala ko talaga, close ko, no? Dati, tuwing birthday niya, pupunta siyang Nazareno. Sisimba siya doon kasi February birthday niya. No, happy birthday. So pupunta siya doon, Nazareno. Pero hindi siya nagsisimba ng ibang araw maliban sa doon lang sa Nazareno. Pero recently, na lately, no, nakita ko na siguro nakapakinig siya doon. Minsan kasi Sister, yung mga deboto natin pupunta doon, doon lang makakadinig ng simba. Pero minsan may sinasabi doon, buti na sabihan yata siya na, pero wag namang doon ka lang magsisimba or yung panahon lang na yun, araw-araw magsimba ka. So yung kakilala ko na yon, hindi naman po nakapagtapos yun eh. Pero ngayon araw-araw na siya nagsisimba. No, nakikita ko sa simbahan dito sa amin, araw-araw. Yun yung sinasabi ni Sister kanina na conversion, no? Yeah. Kailangan yung devotion natin may conversion at sinusustain ito, hindi tuwing piyesta lang. Dapat araw-araw. Yeah, sabi nga ni Eva Luna San Diego Tiburcio, Sister Pearly and dear brothers, good evening po. Sana nga po makabisita po kayo sa Quiapo Church at maramdaman po ninyo ang presensya ng mahal na poong Nazareno. He will welcome you and answer your prayers. Kaya marami pong deboto. I love him more and more. Yan. Ito po yung kuya, ang ganda ng word na ginamit mo kanina, isusustain. Yun po yung mahalaga eh, hindi yung isang bugso lang na emosyon, kundi nasusustain mo ito. Kumbaga, dahil malalim at authentic po yung devotion natin, yung pagkilala natin, ito ay nasusustain hanggang sa huling araw ng ating buhay. Kasi alam nyo, misa minadalawa kong isang patay. Hawak po niya yung pamphlet naman ng Ayon Prayer Book na hinanalagin sa klolo. Pero alam niyo ang kinamatay niya, nag-suicide. Sabi ko, bakit po niya hawak yung pamphlet? Kasi po, deboto po yan ang hinanalagin sa klolo. Question sa isip ko, di ba isa sa dasal po dito sa pamphlet na to, sa Novena is, yung paghihirap mo, ibakihati, yung paghihirap na naranasan ko, ay pakikihati sa paghihirap mo. Pero bakit ganoon? We nakasan. So, kailangan din nga yung application, yung ano yung sinasabi sa ating kung ano yung devotion natin, iyon yung isinasabuhay natin. O kanya, tama nga. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo, nagkaroon na ng conversion, pero wala namang action. Kailangan tuloy-tuloy po yun. May pagkilos pa din. Yun nga, mahirap Sister eh. Yun yung natutunan ko ngayon ano eh. Minsan kasi, kagaya ko, experience ko, pagka may hihilingin ako, dasal ako, todo, di ba? Dasal ako kung todo, nagsisimba pa ako, di ba? Pero pag nabigay na yung binigay, naibigay na sa akin yung hiniling ko, ayun, minsan nakakalimutan ko na Sister yung ano eh, si Lord eh. minsan madali akong makalimot eh. Kaya yun pala yung kailangan gawin na Kuya Pip, ano, Brother Pip, Brother Carlo, ano, na dapat ipagdasal ko rin na masustain ko dun sa devotion ko, bukod dun sa hinihiling ko, ipagdasal ko rin yung sarili ko na sana masustain ko tong pagdedevotion. Yung masustain ko yung pagdasal ko sa kanya, hindi dahil na hinihiling ako, pero dahil kumbaga parang gusto kong maging isang mabuting Kristiyano, gusto kong mapalapit sa kanya,
natuloy. At I think, Kuya Alan, yung sinabi mo na yan, yan yung sagot doon sa tanong. Yung sinabi ni Sister at Kuya Alan, yun yung sagot sa tanong ni Liz Covarrubias David. Sabi niya, meron daw siyang kakilala. At talagang walang palya din tuwing nasa Reno lang siya nagsisimba. Other than that, wala na. Talagang yun lang. Kakilala daw niya yon. At minsan daw, gusto niyang sabihan. At least, Covarrubias David, yan din yung hamon sa atin ng bawat kahit anong debosyon, di ba? Kung mapapabilang ka sa kahit anong debosyon sa simbahan, ang challenge sa atin ay makahikayat pa ng magiging deboto niya. So, it is also our duty to promote na kasi sabi ni Sister kanina, ito yung witnessing of faith, no? Iwi-witness natin yung faith, pinapatunayan natin sa kanila na ito yung ating pananampalataya at pagka tayo ay nakahikayat pa, we are bringing those people back to the fold ni Jesus. Kaya yun yung challenge din. Aside from conversion, tayo ay makahikayat pa ng babalik na mag-convert sa Panginoon. Saka Kuya Pip, sa question ni Ate Liz, kung ito pong deboto na to, tuwing pista doon, maaari nga pong debosyonon na doon, tuwing piyesta, pupunta siya. Pero kung halimbawa po, hindi piyesta at siya regular naman nagsisimba, ano po, regular nagsisimba sa inyong parokya, wala pong problema doon. Ang problema ay kung nagsisimba lang siya kapag January 9. So, questionable ang kanyang devotion noon. Kung nagsisimba siya doon kapag January 9, yung January 9 po kasi ay, di ba, parang ano ang significance ito sa Nazareno, hindi pa Holy Week. Yung January 9 po kasi inyong paglilipat, ano po, yung paglalabas ng poong Nazarenong dati nasa loob lamang ng kumbento sa ginawa itong public, ano po, kay January 9. Yes. Ngayon, yung po, kung nagsisimba siya ng January 9 lang at wala ng iba kasunod pa, yun ang problema. Ano po? Actually, Ter, it goes to another side ng discussion natin. Kasi while napakadaming, obviously, positive side, may positive side yung devotion, meron din itong need for purification as mentioned doon ni Monsignor Clem Ignacio. Katunayan, ang Quiapo ay paligid ng mga manghuhula. May nabibili pala dyan na abortion pills. May kakilala po ako, pala na lang natin si Aling Sion. Kaya siya naging deboto kasi, Aling Sion na lang ang tawag ko ha. Kaya siya naging deboto kasi nailigtas siya doon sa kanyang complication sa abortion. So, meaning may mga elements na needs purification na hindi naman katulad noong yung sinabi mo Ter na nag-suicide. So obviously there's a need to purification na maituro yung mercy of God. So ganun din sa mga nagdedebosyon na hindi na nagsisimba na mas okay pa yung prestasyon na sa totoo lang wala namang talagang liturgical significance. Wala nga sa ordo yan eh Kuya Pete. Wala, yung dalawang punto ko tinignan ko eh, walang binanggit na translation eh, ang January 9. No mention at all, so it's not significant. Pero, pag tinignan mo sa reaction ng tao, parang higanting liturgical celebration eh. It's not even a feast, technically speaking, kasi wala sa kalendaryo ng liturhiya eh. It's a reenactment lang. So, dyan papasok yung purification through catechesis, homily, etc., etc. But kaya, the way that saying this is bad. May purification. Kaya Kuya Carlo, maganda, makimarifate na yung mga nanonood. Kayo yes. Mga nanonood, i-share nyo na, makimarifate na kayo para sa susunod, eh mas marami tayong matututunan tungkol sa ating pananampalataya. O, di ba, nalaman nyo kung ano yung ordo, na wala sa ordo yung January 9. But because of the popular devotion, maraming naniniwala sa poong Nazareno at nagpapatotoo, nagiging popular na siya, dumadami. At umpisa pa lang yan, no? Umpisa pa lang yan ang ating marifate. Marami pa tayong pwedeng matutunan. At nako, bitin na naman tayo, pero nako, i-comment nyo lang po yung kung may gusto pa po kayong gawin natin topic na pwede natin pag-usapan. At kung gusto nilang maging guest yeah. dito, Kuya Alan, yes. maging resource person natin sila yes. doon sa ating, sa gusto nila pag-usapan, we are welcome. Mine-welcome po namin kayo dito. Mas gusto nga po namin ay makasama namin kayo dito. You know? Hindi lang, ala pa lang po kami actual studio, virtual studio muna tayo. No? Virtual studio. At sister, eto no, yun nga yung isa pang nagsabi, meron daw naman na yung devotion daw niya sa Poong Nazareno, nakakagaan
ng kanyang natanggap daw niya yung kagaanan ng loob sa pagkamatay ng nanay niya. Sa pagnonobena, nakakakuha, nakapasa siya sa interview at ngayon daw, nasa California na siya. Hello, Ate Victoria Capule Reyes. Yun pala yung kwento niya. Amen. Nako, Kuya Pip, Brother Carlo, Sister Pearlie, eh medyo lumalalim na ang gabi. So, siguro may one last message and parang recap ako muna na ang natutunan ko, okay, ang aking kumbaga take away dito sa discussion natin na ang devotion ay personal. Ang devotion, eh, sabi nga ni Sister, ay kailangan may mangyari sa buhay mo patungo sa Diyos, hindi patungo kung saan kundi sa Diyos. At dun sa pagbabago na yon, yung sinabi nga eh, metanoia, eh pag nangyari sa iyo yon, sabi nga rin nung nag-share, gagaan, totoo yon. Sa pakiramdam ko eh, gagaan yung pakiramdam mo at talagang magiging masaya ka. You know, gigising ka na masaya, araw-araw kang masaya dahil si Lord ay nakapiling mo. Dahil yun nga, di ba? Pag nakapiling mo si Lord, masaya ka. Amen! Amen. Ako naman, Kuya Alan, ang takeaway ko no dito sa ating first program na to ay yung katulad ng sinabi ng sister, ang anumang devotion at saka ni Kuya Carlo is more of a personal relationship with the Lord. At kung merong kang hinihingi sa isang tao at ibinigay sa iyo ng tao yun, tayo magpasalamat. At dahil tayo ay nabigyan, tayo ngayon ay pwede pang maglapit doon sa ating ano, na sa ating hiningan sa ating Panginoon. Sabi nga ni Sister, let's tayo ay mag-convert. Pag tayo na-convert, magpasalamat. And then after natin magpasalamat, ang takeaway ko ay tayo'y mag-akay pa ng mga taong lalapit muli sa Panginoon. Babalik sa Panginoon. Hindi lang yung tayo yung mag-metanoia. Dapat yung community at yung iba din ay makabalik sa Panginoon. Brother, ako naman Sister, yes. Ako naman po. Okay, apo. Sa akin po, yung sabi niyo nga sa usapang pipabaon. Ano sa akin po, hindi basta hindi lang pabaon kundi challenge ano po. Challenge yung sa discussion po natin ay mag-iiwan ako ng challenges po ano. Una, hamon para sa atin bilang taong simbahan, bilang katikista, bilang kung nakikinig si Father Jojo, bilang pari, ano po ako, sino man nakikinig dito. Sa part po natin, una, hindi natin dapat i-deprive kasi sabi nga ng mga sharer po natin, talagang meron silang personal reason na hindi natin pwede i-contest na mali yan eh. Personal po nilang karanasan yan eh. So hindi natin kailangan i-deprive itong milyong-milyong deboto lang na sareno, kundi turuan sila. Challenge sa ano po, sa akin. Turuan sila paano yung tama at mabuti na pagsasabuhay o pagkakaroon ng devotion. Ano po, para hindi ito maging isang idolatry. Ano po, hindi isang panatisisim lamang, kundi malalim na pakikipag-ugnayan. At yung challenge ko naman po para sa mga deboto ay iyon yung magkaroon ng pagkilos, magkaroon ng laman yung sinasalita natin, yung pinaniniwalaan natin, nakikita, nakakapag-evangelize tayo through our own witnessing, and then do not harm yourselves. Ano po? Ang devotion, hindi dapat nakasasakit ng sarili natin. Tandaan po natin, isa pa, ang devotion sa Nazareno ay regalo. Ano po, regalo sa atin sa ating 500 years. Ano po, ng Christianity sa atin. Kunso. Kuya Carlo? Si Kuya Carlo. Doon po sa theological school nung nag-aaral pa ako, meron akong klase doon, napakatalino. Lahat na yata ng giant theologians, kilala niya. At mahilig siyang makipagkwentuhan sa akin. Mahaba kami kung magkwentuhan about theology. Pero Sabado lang kasi yun eh. Yung ano, mag-aalasing ko na, sabi ko, teka, tuloy na lang natin yung discussion next Saturday. Sabi niya, bakit? Pupunta pa ako ng Quiapo eh. Alam mo, nag-iba yung mukha niya eh. Ha? Hindi naman siya nagtatanong, pero basang-basa ko sa mukha niya na, ba't ka pupunta doon? Para bang, nag-aaral ka ng theology eh, ba't ka pupunta doon eh? So kasi,
merong parang bias na pag pumunta ka doon, ito yung relihiyon ng mga hindi catechized, ito yung devotion ng mga hindi nag-aral, etc., etc., all those things. Pero sabi ko, sabi ni Pope Francis, ang start theological reflection is with the poor, with the common people. So pinanindigan ko yun, kaya pupunta talaga ako ng ano, pero hindi ko kinakalimutan na hindi magsimba. But at the same time, pupunta ako. And sa akin siguro, lastly, ang sasabi ko, baka yung iba akala nila ng devotion sa Nazareno, obligado kang makisabay doon sa translasyon, makiipitan, etc., etc. Ako ibang brand naman. Parang hindi ako napupunta doon eh, sa akin devotion eh. Kung tutusin nga, ang tawag sa akin, pwede mo akong tawagin na sabadistang deboto. Kasi hindi naman talaga ako Biyernes eh. Hindi naman Biyernes kasi meron akong trabaho. Pero pag Sabado, ay sito it na kapag ako doon, pag hapon. Kami ni na Sister Pearly, pag meeting kami sa Pasca, after that, pupunta na ako sa Quiapo Church. Kasi sinasabi ko sarili ko, hindi naman kailangan laging Biyernes eh. Pwede naman akong sabadistang deboto. So kumbaga, according to, maintindihan naman ng Diyos kung ano yung style ko in devotion, kung ano ako pupunta doon, hindi naman ako nakapaa talaga, nakakangyapak, kundi nakasandals. So, that's my way of devotion. Pero, yung talagang nararamdaman ko na yung devotion ko sa Nazareno is in my heart. It's really in my heart. Yun lang po ang aking masasabi. Yun. Napakagandang usapan. Naku, bitin. Pero bago tayo matapos sa ating programa, eh syempre, eh magko-closing prayer muna tayo. And then after nan, saka tayo magpa-thank you, thank you. Okay po? Sige. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabi na ito sa dami ng aming natutunan about devotion. Natutunan ko po na ang devotion pala ay kailangan makapagpabago sa aking sarili. Na ang devotion pala ay isang seryosong or personal, seryosong personal na relasyon sa iyo, hindi at sa kapwa. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng mga nakikinig po ngayon. Samahan niyo po kami sa aming pagtulog at nawa ang lahat po ng aming napag-aralan ngayong gabi ay tumimo hindi lang po sa aming isip kundi sa aming puso. Ang lahat po na ito ay tinataas namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, Brother Pip. Yes, naku, maraming salamat po sa aming mga nakasama. At lagi, paalala, yung inyo pong mga, kung meron kayong mga topics na gusto nating pag-usapan sa Mary Faith na makakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, post it on our comment section or email it at batangminortv@gmail.com. At paalala din po, ang ating pong seminaryo sa Giginto ay tumatanggap na ng applicants ng grade 7, grade 8, and grade 11 sa minor seminary. At sa major din naman po sa college ay pwede na rin po kayong mag-inquire if you are interested to find out ano ba ang buhay ng pagpapari, baka doon ako tinatawag. Amen! At kaya nga sinasabi natin dito sa ating programa, eh limutin na natin si Marites. Dito na tayo kay Mary Faith. Mary Faith. Ayan! Kaya, galing. Dito sa Batang Minor TV, we bring you closer to God and we bring Christ closer to you. Have a good evening and good weekend. Maraming salamat po.